Truck driver, New Zealand, shoutout nga pala dyan. Sa KSA, shoutout sa inyo guys. Sa US, dito sa Canada, shoutout sa inyo lahat na. Sa Pilipinas, lahat-lahat na guys. Common question nila kung ilang taon pa bago mo makita ang income sa pagiging truck owner operator in Canada. Yes! Ayun guys, after po, brand new talaga to. Zero kilometer nung kinuha ko ito. At ang monthly payment ko ng truck ko is 4,000 guys, $4,000 monthly. Wow! Ang binabayad ko dito. Sa company ko, shoulder namin o sagutin ng owner operator ang insurance at plaka. So, ang binabayaran ko sa insurance at plaka kada buwan is 1,800. Wow! Ang binabayad ko plus ang bayad ng truck na 4,000 plus 150 na GST, kaya so guys, good morning. Yan. Once again, it's Lakay Truckers here. At nandito tayo ngayon sa on route. Dito na tayo ngayon sa Ontario, Canada, guys. Sa mga nakasubaybay, no, galing tayo ng American bis ng ano? Ang bilis ng panahon. Kabalik ulit tayo ng Canada. Itong dalang-dala kong ito, i-deliver ko ngayon dito sa may Milton, Ontario. Pagkatapos, mag-aantay ako kung anong sasabihin sa akin ng dispatch ko kung saan ako mag-pick up. Kagigising ko lang, medyo bumabalik na yata yung aking sa pagtulog. Nakakatulog na ako ng gabi. Tapos, yun. Minsan, inaantok ako sa tanghali. Hindi ako natutulog kasi pag matulog ako sa tanghali, sa gabi mahihirapan ako, tapos magdadrive ka ng umaga, lologo-logo ko, ang pangit yung ganun. Yeah, sa mga nakasubaybay, galing naman tayo sa Pilipinas bakasyon, siyempre, mga ganitong oras sa Pilipinas, dito sa Canada, araw, doon sa Pilipinas, gabi. But anyway, kapit tayo guys. Kakapi muna tayo, bago ko ikutan ng truck at saka tayo lumarga. Yes! Ngayon, pag-usapan natin, common question, may mga nagtatanong sa akin kung malaki ba daw ang income o kita sa pagiging owner operator. Ngayon, ito, base sa akin, kasi owner operator ako, hindi ako bagong owner operator, actually 3 years na itong truck kong ito. Itong kinuha ko itong truck ko, brand new talaga to. Zero kilometer nung kinuha ko ito. At ang monthly payment ko ng truck ko is 4,000 guys, $4,000 monthly. Wow! Ang binabayad ko dito. Sa company ko, shoulder namin o sagutin ng owner operator ang insurance at plaka. So, ang binabayaran ko sa insurance at plaka kada buwan is 1,800. Wow! Ang binabayad ko plus ang bayad ng truck na 4,000 plus 150 na GST, kaya so 18 plus 4,000, 150. So, bali, kulang 6,000. 5,950. Kamo na lang. Let's say, sabihin na lang natin, iibon mo lang ng 6,000. Yun yung dapat kong kitain na sigurado dapat sa loob ng isang buwan upang sa ganon, mabayaran ko yung payment ng truck at saka
insurance ng truck at saka plaka niya. Tapos yung sobra doon, yun na yung parang pasahod ko sa aking sarili. Sa mga nagtatanong ano kung maganda ang kitaan, sasagutin ko lang, sa simula guys, sa simula magsakripisyo muna tayo na magbayad ng truck. Kasi itong truck naman, hulugan to, hindi naman natin to binili na punta ka ng dealer at meron kang 180,000 Canadian dollar at inilapag mo sa harapan ng dealer, bibili ako ng truck kanon. Hindi, kasi mahal naman ng truck eh. Hindi natin afford yan. Wala tayong ganong kalaking halaga, yung 180,000 dollar noong panahon na kinuha ko itong truck kong ito ha. Guys ha, ngayon, mas mahal ang truck ngayon. Yung mga nakakausap ko ngayon, no ha, kakausap ko, ang bayad ng kanilang truck, yung monthly payment ng truck nila ngayon ha, 5,300. Brand new na truck. Wow! 5,300 and up yung mga brand new truck ngayon. Yeah. Guys, ang laki ng diferensya. Yung mga bagong owner operator ngayon na kumukuha ng mga truck nila. Kalahin mo, 3 years ago, kinuha ko ito si Cordapia sa dealership. Sa Volvo, ang binabayaran ko ha, ng monthly, ito yung monthly payment lang ha, 4,000, let's say sabihin natin 4,150 kasama na GST. Yung iba ang ang truck payment na nila ngayon itong taon nung natapos ang COVID, kasi nung natapos ang COVID tumaas lahat, nag-jump lahat ang market, tumaas lahat ang presyo, mortgage ng bahay, mga sasakyan at etc. Ngayon ang binabayaran ng ibang tropang mga bagong owner operator sa kanilang mga brand new na truck is pumapalo ng 5,300 up sa ano, sa brand new truck, yung mga bago ngayong mga kuhang mga truck. Ang laki ng diferensya, let's say 5,300 minus 4,000 ano, 4,150, 5,300 minus 4,150, 1,150 yung diferensya. See guys, ako kumita ako ng mga 6,000, yung minus ko ang bayad ng truck, mayroon 2,000 pambayad sa lisensya at insurance ng plaka. Yun sila, kailangan pa ulit silang ano, pumataw ng konti upang sa ganun eh may matiraman lang sa kanila sa pamilya nila. At syempre alam niyo naman, hindi lang naman yung truck ang hinahanapan mo eh. Kaya ka nga nag-owner operator para ma-enhance mo yung income mo. Pero guys, ang sasabihin ko sa inyo, pagiging owner operator sa simula is sakripisyo. Kasi ang payment na to ng truck, hindi biro. At higit doon, hindi lang yung ano ha, hindi lang yung truck payment ang iisipin mo doon, yung maintenance pa ng truck. Kailangan mini-maintenance mo to, change oil, palit ka ng gulong kapag napudpud na yung gulong. Kita nyo naman sa mga nakasubaybay sa akin, pagka ano, pinapalitan ko yung gulong pagka dumarating yung safety, kasi manual, mandatory kasi dito sa Canada, yung yearly may safety ang vehicle, especially ang commercial vehicle ng truck. So, kung ano yung makita nilang dapat na ayusin, ayusin ang salamin, kailangan na walang crack yan kapag sinafety nila. Kapag may nakita silang crack, papalitan yan lahat. So, i-inspectionin yun sa baba, sa ilalim, titignan yung mga preno, yung mga drive shaft, yung mga ano, yung kung ano pa bang mga shock absorber niya yan, kasi yun ang importante, mga gulong, no? Mga ilaw mo, i-check para may pasa, kasi meron silang checklist na sinusunod yung mga nag-i-inspection o gumagawa ng safety. So, ibig ko sabihin, ang sa simula guys, ang magkikita natin ang income natin sa pagiging owner operator kapag kayong ano, yung bayad na yung ating truck. Ang truck ko
5 years bago ko siya mabayaran. So 5 taon ang kontrata ko sa truck na to. Let's say 60 months yung 5 taon, di ba? 60 months yung 5 taon. Oh, at pagkatapos nun, pag nabayaran ko na yung truck at kung maganda pa ang panakbo ng truck nating ito, siyempre yung 4,000 monthly ko na yon na ibinabayad sa truck, siyempre naibubulsa ko na. Kunwari, ito, bibigyan ko ng average na kita ko sa isang buwan. Let's say sabihin natin kumikita ako ng ano, yung malinis na kita ko ngayon, bawas na yung payment ng truck, gasolina o diesel, truck insurance, license plate. Ang malinis na kinikita ko is nasa isang buwan is nasa 8,000, kamo na lang average, 8,000 kamo na lang, minus na yung bayad ng truck mo noon. Ngayon kapag bayad na yung truck ko ngayon yan, bayad na yung truck kong yan, no? So 8,000 yung malinis kong income plus 4,150 na binabayad ko sa truck. Sa oras na nabayaran ko yung truck, so magiging ano na yon, magiging 10,150 ang income ko monthly. Kumbaga madadagdagan siya ng 4,150 kapag bayad na yung truck. So total kikita na ako ng isang sa loob ng isang buwan ng 4,000 ay extra 4,150. So bali 12,150 ang maibubulsan na natin yan. Sa simula, sakripisyo, kasi magbabayad tayo ng truck. After truck payment, within 5 years, doon mo pa lang siya makikita yung talagang kita mo sa pagiging owner-operator, mga kaibigan. Yes! Ayan. And then, kung ayaw mo naman maging owner-operator na, bayad mo yung truck mo, no? Bayad mo na. At pagkatapos niyan, ang plano mo, ayaw ko na maging owner-operator. So kung ayaw mo na maging owner-operator, pwede mong ibenta ang truck mo. Kung mabenta mo ang truck mo, siguro sa mga ganitong itong katulad nito, pag nabayaran ko to after 5 years, siguro mababa, payat din siguro guys ang ano, ang 50 mil dito sa truck. Ibig sabihin, may equity rin ako sa truck kong ito. Kung ayaw ko nang mag-trucking, ayaw ko na maging owner-operator, balik company driver ako para hindi masyadong masakit na sa ulo o siyempre may mga maintenance pa at saka gastusin sa truck. Ayaw mo na nang ganun, balik ka sa company driver. Yung truck, benta mo, malamang may bibili pa ito mga 50 mil o 40 mil. O di at least kahit paano, mayroon ka pang equity na makukuha ang 40 mil. Yes! Yun yung point, yun yung mga usually o common question na tinatanong ng mga kaibigan nating mga truck driver kahit sa ang lupalop ng mundo, no? Kasi hindi lang naman sa Canada at US yung may truck driver. New Zealand, shoutout nga pala dyan. Sa KSA, shoutout sa inyo guys. Sa US, dito sa Canada, shoutout sa inyo lahat na. Sa Pilipinas, lahat na guys. Common question nila kung ilang taon pa bago mo makita ang income sa pagiging truck owner operator in Canada. Yes! Ayun guys, after mo mabayaran ang truck mo, at syempre sa simula, kailangan mo magsakripisyo. Yes! But anyway, maganda yung usapan natin. At least napaliwanagan ko kayo. Bababayin natin muna ang truck. At pagkatapos, bibiyahe tayo. Punta na tayo dun sa dideliveran natin. Kasi ang delivery nito dito, alas 10 ng umaga. Alas 9 na. Malapit lang din naman ito. Mga 15 minutes drive lang. Tara guys, ikutan mo natin ang truck. Yes! Tapikin o pitik-pitikin naman natin yung ating ano, gulong. Tama lang sa generator. Ilaw sa taas babalat, gumagana diesel ng ano, tangke naga, marami-rami pa yun. Ah,
Ayan ha, dito tayo guys sa truck stop na on-route. On-route truck stop. Ganda naman ng pinwood niya. Ganda ng kinwood niya. Wow. Anyway, sa likod, kata nyo ha, si Liado. Tatlo ang inilagay ko kasi sabi nila ng dispatch ko, hindi pwede yung ano na lang, yung ito, yung sa company, yung sa shipper. Kailangan lagyan pa ng bolt seal at saka yung padlock. Wow! Alright guys, lalarga na tayo. Silipin lang muna natin sa ilalim, baka mamaya naglilagay itong bagong gawang drive shop natin. Wala naman so far. Okay, tara let's. Yeah! Ilaw, sarap. Yun, ayos. Wow! Ayun, tara let's. Okay, it's alright guys, let's roll! Yes! Okay. Targa na tayo. Going to 2701 High Point Drive, Milton. Ontario. 20 miles. Pinalo natin 20 minutes. Nung oras pa delivery natin? Ang oras na 9:18. So, doon na tayo ng tamang-tama. Saktong oras, guys. Okay, saan tayo? Saan ba exit? Yun. Sana hindi masyadong matraffic para hindi tayo matengga. Alright. Yan guys ha, tuloy-tuloy na tayo sa ating ating dideliveran. Another day in Ontario. Yes! Oh my, oh my. Sabi ko nga pa traffic eh. Wow! Yung 20 miles na yan, kapag ka ganito ka traffic, imbis na minimum 20 minutes ilang ang takbo mo yan, abuting ka pa nga dyan ng isang oras kung tutusin. Harap na baka mamay, malate pa tayo sa ating didelivery eh. Yun ang nakakatakot dun guys eh. Compute mo na yung deliver mo, yung araw o I mean yung oras mo, tapos ganito pang mga circumstances, bigla ka tuloy malate. Sana hindi naman. Yes!
Kape. Kape is life. Traffic, may construction siguro dyan. Tayo sa gitna. Ganda ng ano, no, guys? Pagka mataas at saka malaki yung drain na drive mo, parang ang ganda sa taas eh. Kita mo lahat eh. Ay, medyo maganda-ganda usat na. Tuloy-tuloy lang ako, guys. Diretso lang tayo. Yes! Traffic. Ayan. Matraffic. Ay, nako. Construction siguro dito, guys. Ganito na ano, may construction siguro malamang dito na ano, ginagawa. Tagal na tayo ano, isang buwan tayong hindi napagawi dito sa Ontario, kaya hindi na lang kung anong update o status ng karsada rito. Let's get pa, yung nakakausad pa rin tayo, guys. Tuloy-tuloy lang tayo. Okay, lapit na tayo, guys. 1.5 miles na lang. Yes! Saan kaya ako pwedeng next time, saan kaya ako pwedeng mag-ano rito, mag-park yung tutok na yun, malapit-lapit. Pag-aaralan ko para lang. Next time, alam ko na kung saan ako magpa-park yung malapit.
Okay. Kahit Walmart man lang sana dyan, dyan na lang sana ako mag-park. Kumuha may Walmart din, ha. Dyan, meron ding pahugasan dyan. At paano, pahugas tayo kung kinakailangan dyan. Meron ding pahugasan ng trailer. Let's go, guys! Makulimlim ngayon, makulimlim. Itong oras na ba? 9:44, may 15 minutes pa tayo. Yes. Kape, kape, kape slide. Malapit ang mga magkakatabi pala ito ng facilities dito ng pagdi-deliver. Okay, dahan-dahan. At 2701 High Point Drive on the left. Okay. Ayan guys, dito na tayo. Sabay check-in na lang tayo. Saan ba tayo pwedeng ano? Oh, saan ba entrance na ito? First time kong makarating dito. Alright guys. Yeah! Door 28 daw tayo. Door 28. Hmm. Tapin natin yung door 28. Maluwang din itong facilities na ito, ah. Ito, maling daming trailer dyan.
Stop. Now, let's go to the door 28. Ito. Arriving at 2701 High Point Drive on the left. Hurry! Hurry! Kasan natin? Okay. Okay, dito muna tayo. Abangan natin yung ano, yung magre-receive sa atin dito para i-break natin yung seal doon sa likod, guys. Yes! Yun ang instruction natin eh. Hindi natin i-break yung seal. Patayin muna natin. Alright, guys. Ayan. Nag-aantay na lang ako dun sa kung sino man yung pupunta sa akin dito para sabihan na kung putulin na natin yung ano dyan, yung sealed. Kaya naman, wait lang tayo rito at magkapi-kapi tayo. Yes! Ayan, so yun nga, bali ang ibig ko sabihin or yung sinasabi ko, yung common question sa mga nagtatanong magkano daw ang kinikita ng isang owner operator dito sa Canada. Yun, naipaliwanag ko nga sa inyo, uulitin ko lang for conclusion lang. Magsakripisyo muna tayo sa loob ng 5 years o it depends kung ilang taon nakakontrata yung truck mo na bayaran. Merong 5 years, merong 6 years, depende sa inyo kasi 'yon. Kasi kapag 6 years, syempre instead na let's say yung binabayaran ko 4,000, syempre liliit kung 6 years kasi syempre mas mahaba. I-stretch out nila 'yon. Siguro mga 3,000 lang ganyan. Yung mga brand yung truck nung mga panahon na kinuha ko to bago mag COVID-19, which is yung 2021 nung kinuha ko tong truck na to. Now, yung mga ibang mga truck na kumuha ng after COVID-19, yun nga yung naging problema, medyo tumaas talaga. Ang dami kong nakausap, mga kaibigan natin, mga kasama natin, truck driver, owner operator dito sa Canada, na talagang matataas daw yung bayad ng kanilang mga truck ngayon. Talagang halos dumoble daw. Ganon din yung mga second hand, yung used truck ngayon. Alam mo, may kausap ako, used truck, yung truck niya tumakbo na ng 800 kilometer, nasa kulang-kulang 4 na taon na. Ang monthly na binabayaran pa niya is 2,700. 2,700 for 5 years. Oh. Kwintayin nyo na lang yun, guys. 2,700 time is 60 years, sabi mo na lang, no? Kwintaan tayo. Yes! 2,700 times 60 months
Sorry yung 60 years na sinabi ko. 60 months, it's 5 years, equals 162,000. No? Yung truck niya, na pag napulitpid niya yung truck niya, bali 162,000. Ang truck na nakuha niya, parang 3 years pataas na yon. Ang tinakbo ng kilometro niya is 800 na. Ngayon itong truck ko 3 years na, ang tinakbo ng truck kong ito is 710,000 kilometer plus. 710 plus. Eh sa kanya nasa 800 na is 2,700 monthly. Well, talagang wala tayong magagawa. Ngayon, yung mga brand yung truck ngayon, kwintahin natin, 5,300 times 60 months. Kung 5 years niya babay, brand new truck ha. 5,300 times 60 months equals 318,000. Guys, 318,000 yung truck niya kapag nabayaran niya yun within 5 years. Kita mo? Now, 318, no? Ngayon, sa akin, 4,000 monthly ang truck ko time is 60 months equals 4,000 times 60 equals 240 kapag nabayaran ko tong truck ko to, which is yun talaga yung regular na presyo ng truck. Kahit hulugan pa yan, sa akin pa, zero down payment pa. So 318 yung sina minus 318 equals 78,000 yung extra payment ng mga kumuha ng truck ngayon pagkatapos ng COVID, yung bayad nila 5,300. Wow! Monthly kaysa sa akin na 4,000. Bali ang naisave ko is 78,000 Canadian dollar. Yes! Ayun. Tapos meron pang ano ngayon, guys, meron pang buyback. Kapag ka nabayaran mo na yung truck mo, meron pang sa kontrata na buyback, let's say 15,000, 20,000, depende. Eh sa akin, wala na akong buyback kasi nandun na, kasama na yun lahat. Isama na doon, nahulugan ko. But anyway, kung gusto niyo maging owner operator, advice ko lang sa inyo, maganda ang brand new truck, maganda kasi nandun lahat yung warranty, pero ang mahal ng payment. So ngayon, kung gusto niyo talaga, decidido kayo, you guys are willing to take the risk na mag owner operator, kasi sa simula pa lang is sacrifice talaga. Kumuha na lang kayo ng second hand para hindi kayo masyadong mabigatan. Parehas lang din naman ang kita nun, pero siguraduhin nyo lang yung second hand na yun eh talagang certified, yung hindi ka naman kayo ititirik mga 1 or 2 months para sa ganun eh kumita kayo. Mahirap din naman yung kumuha kayo basta-basta ng truck. At pagkatapos nun, pagkuha mo ng truck, mga 2 months pa lang, itinirik ka, nagpa-towing ka, tapos nagpagawa ka ng major components niya, losses agad yon. Kahit na ang truck nandoon na sa loob ng kasa o hindi siya tumatakbo, tuloy-tuloy pa rin ang bayad mo nun. Ayun guys. Yan. Sa kasagutan ng nagtatanong kung kailan ba makikita ang income sa pagiging owner operator, yan, pagkatapos mo mabayaran yan. Sa simula, sakripisyo talaga. After mo mabayaran ng truck, doon mo pa lang siya makikita kung magkano talaga ang income mo. Yun, guys. So, paano? Mag-aantay lang ako dito. After this, magsasabi ako sa dispatch ko kung saan na naman ang susunod nating destination. Kaya naman, magpapaalam na muna ako rito. Puputulin ko na yung video vlog ko rito. Sana nakapulot tayo ng munting idea o maliit na idea sa sinabi ko. At least, kahit papano, nakapag-share ako sa inyo. Kapag nagustuhan nyo yung video vlog natin, once again, it's Lakay Tracker here saying, kindly share para sa ating lahat. Para sa information. Guys, thank you for watching. Ingat kayo lagi dyan. Yes! Bye-bye, guys!
Lakay Pinoy Tracker.